Hello guys, good day. But for this video, we'll be discussing transportation model using stepping stone method. In our last video, we have already discussed different methods in solving transportation models. We have discussed that we could solve it using simplex, we could solve it using northwest method, we could solve it using least cost method, and we could solve it using Vogel's approximation method. We have also decided and concluded na magkakaiba sila ng results. Si transportation ng Northwest, 3,700. Least cost, 4,100. And si Vogel's, 3,900. Or we could say, not all of them are equal. Or ibig sabihin, ang allocations nila ay magkakaiba. Also, yung transportation cost nila ay magkakaiba. But, considering that our problem is a transportation problem, and our target is to minimize cost. Diba? Ang target natin is makapag-minimize ng cost. This is a minimization problem as per our simplex problem. We need to find the optimum allocation. Or, kailangan natin ma-determine kung ano yung optimum allocation para makapag-come up tayo with the least cost possible na ma-deliver lahat ng requirement, ng demand, at magagamit lahat ng supply. Doon papasok yung ating stepping stone method or yung ating test for improvement. For the test for improvement, I opt to use our second example. Itong ating second example na ito. And let's try solving it. No? let's have a recap. Let's try solving it first using Northwest, using least cost, and using VAM. Then saka natin sa ATTFI or mag-i-stepping stone method. Let's have a recap. Pag Northwest rule daw, we'll start daw at on the northwest portion or sa upper left portion hanggang makarating daw tayo dito sa baba. From here, hanggang makarating dito. And we'll start daw on the northwest. Kapag may laman pa daw, punta tayo sa kanan. Pag wala na, pupunta na tayo sa baba. So on and so forth. Oh, let's try. Ang supply nito ay 20, I could put 10 here, para ito ay wala na. This is puno na. Pa? So ano sunod? May supply pa, I could put here. Maglalagay ako dito ng 10. May supply pa, wala na. Kasi nagamit na yung 20. Maglalagay ako dito ngayon ng 5. Bakit 5 lang? Kasi 15 lang yung kailangan niya. Pwede ka niya maglagay ng 25, pero hindi naman niya kailangan ng 25. Ang kailangan lang naman niya 15 lang. Kaya 5 lang. Puno na to. Pag may tira pa, I could put here. Pwede ako maglagay dito ng 15. At pwede ako maglagay dito ng 5. Then, considering na ito ay 15 na, ito ay puno na. Then, I could put 15 here. Para tayo ay makakompleto na. Meaning to say, na-satisfy natin yung least cost method natin. Sorry, yung ating northwest method. From the northwest portion hanggang sa makarating sa baba. No. Paano sir kapag na least cost approximation or for least cost method? Hanapin daw yung smallest value. As you could see here, the value here is 650. Yung kanina nating sagot. Kay least cost, hanapin daw yung pinakamaliit na value, dun daw mag-focus. I will put 10 here, I will put 15 here. Magsipin, ito ay wala na. Alin ang least cost natin na sunod? The least cost here is 9. Di, maglalagay ako dito ng 15 para ito ay wala na. At ang least cost dito ay I could put 5 here and I could put 15 here. Hindi na pala. I could put 5 here and I could put 10. Ang sinatisfy muna natin ay kung alin yung least cost hanggang sa mapuno na siya. If you will be computing these values, pag kinompute natin itong mga values na ito, we could come up with the result of our least cost method is equivalent to 505. Okay, let's try naman using Vogel's approximation method. Pag Vogel's approximation method naman daw, hanapin daw natin yung second lowest minus the lowest value sa lahat ng column at sa lahat ng row. Pa? Lowest value dito is 1, second lowest is 10, ID ito ay 9. First lowest dito is 1, 7, ID 6. Ito ay 16 minus 9, 7, 10, 18 minus 12, 18 minus 11 rather is 7. 1 minus 18 is 17. 9 minus 7 is 2.
And 1 minus 10 is 9. Then, ang priority daw natin kay, Vogel's approximation, hahanapin daw natin yung pinakamalaking opportunity loss. Then, doon tayo magpo-focus. As you could see here, ito ang ating largest opportunity loss, which shows that the lowest cost here should be utilized. Yung lowest cost dito ay dapat natin ma-utilize. Ang lowest cost dito ay 1, we will be putting 10. Considering na ito ay puno na, magkakaroon tayo ng changes. Ito ay wala na. Magkakaroon tayo dito ng changes. Ay, magkakaroon ba tayo ng changes? Ang lowest at second lowest na ay 11 at 10. Hindi magiging 10. Ito ay magiging 2 pa din. Retain pa din na 2 siya. Then, ito ay sa halip na 17, siya ay magiging 14 minus 16. 14 minus 16 is equals to 2 na lang. So, yun na lang ang ating opportunity losses. Let's continue. Same lang ulit. Hahanapin yung lowest cost, then doon yung mag-utilize. As you can see here, ito yung ating lowest cost. 10. Or largest opportunity loss. From the largest opportunity loss, hahanapin doon yung pinakamaliit, we will be focusing there. Ang focus natin dyan ay ito. We will be putting 15 here. If we put 15 here, pag nagkakita dyan ng 15, ito ay wala na. At ito ay wala na. Then, we could recompute. Ano-ano yung recompute natin? Let's recompute the opportunity loss again. So, recomputing the opportunity loss again, we will come up with a result of 20 minus 11 is 9. 20 minus 19 is 11. Then, 16 minus 18 is 2. Then, 20 minus 16 is 7. Then, 18 minus 11 is 7 also. And, hahanapin naman natin yun yung largest opportunity loss ulit. And, the largest opportunity loss is 9. 11, then, ang lowest cost niya ay 9. We'll be putting 15 here. If we put 15 here, ito ay wala na. So, this would become X. And dito sa retain, ito ay wala na din, wala na din, wala na din. So, we'll just focus here on the values inside. We'll be putting the smallest value here, 5. Kasi siya yung, ba't yung sarang inuna? Kasi yun yung pinakamaliit ang cost. Then dito, we could put 5 here and we could put 10. Satisfy natin, ito ay 20, ito ay 25, ito ay 50. Ang i-deliver ay 10, ang i-deliver ay 15, ang i-deliver ay 15, at ang i-deliver ay 20. If we'll be computing these values, we could come up with a result of 505 also. Yan. Ibig sabihin, meron tayong result ng least cost, meron tayong result ng Vogel's approximation, at meron tayong result ng Northwest Route. Sir, is it already optimum? Yun yung ating i-check. We will be discussing using stepping stone method. We will be conducting tests for improvement para ma-determine natin kung optimum na yung ating value. Ibig sabihin, pag sinabing test for improvement, we will be having different kinds of steps and we will be having some iterations as well. Well, let's try computing that. Paano yan, sir? Kay test for improvement, alin siya lang pwedeng gamitin? Pwede po bang Northwest? Pwede po bang least cost? Pwede po bang Vogel's approximation? You could start with any. Kasi dapat sabi nga natin sa last previous ating class, these three methods are initial tables or initial values lang. Pero to be fair, let's start with Northwest Route. Sir, pwede yung Vogel's ang start ko? Yes, pwede naman. Pwede pong list ko. Any of the three. Pero sige, let's start with the Northwest Route. Ang Northwest Route ay ito ay 10. Sorry. Ito ay 10. 5. Ito yung ating result. Ayan. Yan yung ating result kay Northwest Route. Diba? Kaya after nyo mailagay yung initial table natin, first step is you need to put letters on all those values or on all those areas na walang laman. Yan, nakashade na yan. Yung walang laman, dalagyan nyo siya ngayon ng values or letters. Let's start with A, B, C, D, E, F. Ganun ako magsulat lagi. I'll start at the top, pababa. Papaganon. Para pare-pares tayo. Let's make this A. Let's make this B. Let's make this C.
D, E, F. And we will be checking daw each spaces or each blank spaces kung siya ba ay kailangan talaga malamnan or hindi. It is the stepping stone method. We will be looking at these blank spaces and we will be proving na hindi na siya kailangan lagyan ng laman. Pag na-prove natin na ay kailangan pala may laman si A, we'll be putting values at A. Paano siya sir gagawin? You need to get or you need to create an optimal index or you need to solve for the optimal index of these spaces, of this specific space. And the optimal index of each letters or of each space corresponds with a certain pattern. Kaya nga sa stepping stone, para bang it's considered a stepping stone kasi you will be skipping stones or you will be looking for places to jump para naman makuha mo yung values. Let's say for example, you need to find daw a path from A na paikot na babalik siya ulit kay A. As you could see here. From A, babalik siya kay A. A, 29, 7, 1. As you could see here. Ito yung ating path. From A, going back to A. Ang pwede lang daw niyang apakan, ang pwede lang daw natin daanan, ay yung may mga values. Yung mayroong mga values. Let's put some colors para hindi kayo malito. Kuwalin lang daw yung may kulay, doon lang daw tayo pwedeng tumalot. Kaya nga siya tinatawag na stepping stone. Doon lang tayo pwedeng mag-jump. Meaning to say, ano yung sinasabi niyo sir na path? You could have a path of A going to B to 20 to 9 to 7 to 1. Ito ganyan. Let's have another shape. 20 to 9 to 7 to 1 to 20. Yan yung ating isang path. Sir, paano po yung path? Is it clockwise or counterclockwise? At in any book, pwede siya maalit. Pero to make it uniform, para uniform tayo throughout the whole semester and throughout your classmates and through checking, let's make all our path clockwise. Clockwise ang ating dapat rotation. Paano sir yung clockwise? Idea ang clockwise is, pag sinabing clockwise, baka malito pa yung iba, ang clockwise ay paikot. Ang ikot natin ay clockwise. Clockwise meaning para tayong naikot na relo. Kaya nga siya tinawag na clockwise. No. Paano sir yung ikot niyan? This could be a single path. 20, 9, 7, 1. You will be looking at the costs. Sa costs kay Titi. No. Paano sir ngayon makukompute kung makukompute yung optimal index? The optimal index daw is the summation of the path considering alternating signs. Ibig sabihin, siya ay positive 20, negative 9, positive 7, negative 1. Ano yung sabi sir? 20 minus 9 plus 7 minus 1. Lagi siyang alternating. Mag-start tayo sa positive, negative, hanggang sa makarating ulit tayo. Meaning to say, the optimal index of A is equivalent to, siya ay equivalent to 17. Siya ay 20, minus 9, minus 7, plus 7, minus 1. Siya ay 17. Naintindihan? Sir, bakit nga po ulit naging 17? It became 17 kasi nga daw ang create daw tayo ng path. At yung path daw na yon from the black space, ang dapat lang daw niyang talunan ay yung may mga laman na value. Bawal siyang tumalon, bawal itong path na ito. Yung A, 20, 16, 14, 1. Hindi yan pwede. Kasi ang pwede nga lang daw niyang tungtungan ay yung may mga laman. May mga laman na values. So, ang path lang natin ay pwede ay ito. Ano? Pwede sir ito. Pwede sir ang 20, 9, 12, 10. Pwede yan sir? Hindi. Hindi yan pwede. Kasi walang laman si 12. No? And always remember lang, pang-check nyo dyan kung tama yung ginagawa nyo, dapat magkasing dami lang yung number ng positive at negative sa row at sa column. So, sa row na to, may isang negative, may isang positive. Hindi ba pwedeng dalawa yung negative dyan, isa yung positive. Dapat kung isa lang yung positive, isa lang din yung negative. So, hindi ito. Isang positive, isang negative. Dito din. Isang positive, isang negative. Dito din.
isang positive, isang negative. Let's try solving that. Paano, sir? Let's try that. Idea, ang optimal index natin nito ay 70. Then, paano naman, sir, si B? Si B, as you could see here, si B, pwede mag-jump dito. Pwede pa siya sa 9, tapos 20? Hindi. Hindi pa pwede ang ganyang path. Ang pwede natin gawing path ay B to 5, to 7, to 1. Papaganto yung talo natin. Sir, pwede siya mag-skip sa 9? Yes, pwede siya mag-skip sa 9. As long as may maaapakan siyang may laman. As long as ang kanyang matatalunan ay may laman. No? Meaning to say, ang ating B ay 11 minus 20 plus 7 minus 1. Or we could have it as negative 3. 11 minus 20 plus 7 minus 1 is negative 3. Ayan. Paano naman, sir, si C? As you could see, si C, pwede siya, sir, mag-jump ng 12, 10, 1, 7. Pwede pa paganto yung kanyang ikot. Pwede pa paganyan. Clockwise pa din naman yan, di ba? Pati yung kanina, dito. Clockwise pa din, 11, 20, 7, 1. Ito naman, ang ikot naman natin dito ay, ikot naman natin dito ay 12, 10, 1, 7. E di 12 minus 10 plus 1 minus 7. Sagot natin yung negative 4. Paano naman, sir, si D? Pwede yung iyan, then iyan. Pwede, sir, ito, tapos ito. Hindi, kasi wala namang, wala itong laman. Hindi natin pwede lagyan si E, kasi wala siyang laman. Paano, sir? Pwede bang D? 1, D10, 1, 10, 1, saan pa pwede? 7, 20, 18. Pwede yan. Bakit, sir? 1, positive 1, negative 10, positive 1, negative 7, positive 9, negative 20, positive 80. Pwede ba yan? Double check na natin. Hindi pala kailangan dumaan dito. Yan. Hindi pala kailangan dumaan kay 9. Yan. Paano, sir, yan makukompute? Ganto na yan siya ngayon. Sir, shape. Medyo nakakalito pag ganto ka-complicated. Kaya kailangan nyo 1, negative 10, positive 1, negative 7, positive 20, negative 18. Bumalik na tayo dito. As you could see here, ang path natin ay hindi square, pero siya ay clockwise pa din. And let's prove kung tama yung sagot natin. Dapat nga daw kung ilan yung negative at positive, equal lang. Positive, negative. Isa lang din yung positive, negative. Dito, wala. Isa lang yung positive, negative. Dito ba? May isang positive, may isang negative. Dito din, may isang positive, may isang negative. At dito din, may isa din positive at may isang negative. Hindi pa pwede magkaroon ng dalawang negative pero isa lang yung positive. No. Meaning to say, tama yung ating ginawang path. Paano nga yung path, sir? Ganyan yung ating path. 1, negative 10, 1, 7, negative 7, 20, negative 18, 1. And from this, magkakaroon na tayo ng solution. Our solution would be positive 1 minus 10, positive 1 minus 10 plus 1 minus 7 plus 20 minus 18. Yan na ngayon ang ating sagot. Or yan na ngayon yung ating optimal index kay D. No? Kay E naman tayo. Si E, we could, nandito ka tayo kay E, pero pwede nga ating path ay ito, 14, negative 7, 20, negative 18. 14, negative 7, 20, negative 18. Ang pwede nyo lang talunan ay yung may laman. Paano, sir, din eh? Wala sa, ay, sadya nga yung walang laman. Sadya natin isosolvean. Pero yung tatalunan nyo, dapat ay may laman. If you'll be solving that, we'll be having an optimal index of 9. Then, we'll be focusing on F. Isa na. Ay, di, pwedeng ito na lang yung talo natin kay F. 16, negative 9, 20, negative 18. And from that, ang sagot natin ay 9. So, ano ngayon, sir, ang sunod natin gagawin? It is noted using stepping stone method that if all of your optimal index is positive,
you already got your optimal solution. Ibig sabihin, pag lahat na ng ating optimality index ay positive, nakuha na natin yung ating optimal solution. If not, magkakaroon tayo ngayon ng modification. Ibig sabihin pala, sir, kapag pala po hindi pa sa positive lahat, tayo pala po yung magmo-modify. Yes. Paano, sir, yung magiging modification? You will be looking on the learned smallest or most negative optimal index. Hahanapin niyo yung pinaka-negative na optimal index at lalagyan mo daw ngayon yun ng laman. Hanggat gano'n ka daw kadami ang pwede mong ilaman, lalagyan mo daw siya ng laman. Ulit, sir, kapag daw positive na lahat, to optimal na. Kasi hindi pa sa lahat positive, gagawa pa daw tayo ng modification. Or i-improve pa daw natin yung table. How could we improve it, sir? You will be looking on the most negative value here at i-optimize mo daw yung area na yon. Or lalagay mo daw lahat ng pwedeng ilagay sa area na yon, which is letter D. Meaning to say, pupunuin daw natin to ng kaya nating ilagay. Considering na siya ay 10, we could put 10 here automatically. Ayan. Kapag naglagay tayo dyan ng 10, we could consider this as our optimum. This is one of our optimum answer so far. Kasi pwede pa din yung magbago. This is our optimum answer so far. Ibig sabihin, regardless kung anong gawin nating sunod, lagi na yung may 10 dyan. At hindi na siya malalamnan. No? So, ano sir ang sunod na gagawin? Dahil siya ay may 10 na dyan, ito, wala na tong laman. Automatically. Ito ay 0 na, ito ay 0 na. Kasi kompleto na to. So, ano sir ang sunod natin gagawin? We'll be putting, magagawa na tayo ngayon ng Northwest method ulit. Kung nag-Northwest tayo dito, magna-Northwest ulit tayo dito. Pwede pa maglagay dito? Hindi na, kasi puno na. Let's start here. Pwede tayo dito maglagay ng 15. Maglalagay tayo dito ng 5. Maglalagay tayo dito ng 10. Maglalagay tayo dito ng 15. At maglalagay tayo dito ng 5. Bakit sa ganyan yung ating solution? Eh, di ba nga Northwest? Nag-start tayo dito sa upper left corner. Pag may laman pa, kanan. Pag wala na, pababa. Kanan, pababa. Excuse. So, yun. Ano yung sunod natin gagawin ngayon? Again, ulitin lang ulit natin. Kuhanin natin ating optimal index at isosolve natin yung 8 to F. Sir, ano po ang, paano po natin mapuproof talaga kung gusto ko po talagang i-proof kung tama po yung ginagawa ko? Dapat, guys, yung total cost nyo before, yung total cost nyo before, habang nagkakaroon kayo ng improvement, ay bumababa. Diba 650 nga yan, kagaya na dito. Dapat, pag ni-resolve natin to, if we'll be resolving this, the total cost na dyan ay 605. Unti-unti na siyang bumababa. Diba ito, 505 by 105, 650. Bumababa na siya na bumababa hanggang sa makuha natin yung optimum solution natin. If we solve, if we will be solving this, 1 times 15 plus 20 times 5 plus 10 times 9 plus 15 times 20 plus 10 times 1 plus 5 times 18, siya ay equivalent sa 605. So, let's check. Iche-check natin kung siya yung optimal na balhat. Same as well. Lalagyan natin yung mga spaces ng letters. A, B, C, D, E, F. Again. Ayan. Then, ganun ulit. Hahanapin ulit natin yung path na pwede niyang talunan. Si A, paano sir si A? Si A kasi, siya ay medyo malayo yung iikutan. Ano yung paano sir iikot si A? You will be looking at this 10. Pwede siyang tumalun kay 20. Diba? Asan ba yung ating? 10, pwede siyang tumalun kay 20. Pwede siyang tumalun kay... Wait lang. Isa pa. 10, pwede siyang tumalun kay 20. Pwede siyang tumalun sa 9. Kasi clockwise pa din naman yan eh. Tatalun siya kay 15. Tatalun siya kay 18. Tatalun siya kay 1. Tatalun siya kay 8. Pabalik na siya pa. Paganyan. Or we could consider... a shape of 10, 20... 9, 20, 18, 1, ganyan. Or we could consider na yung ating path ay clockwise pa din, kaso nga lang, nagkaroon siya ng
transition. Siya ay pumihit. Pero still, siya ay clockwise. And also, ang ating ikot pa din ay positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. As you can see here, isa lang yung positive at negative. Dito, tig-isang positive at negative. Dito din. Also dito, dito, at saka dito. Puro sila tig-isang positive at negative lang. Per row and per column. No. Meaning to say, the computation there is 10 minus 20 plus 9 minus 20 plus 18 minus 1. Ang ating sagot dyan ay negative 4. Ayan. Let's continue. Kay B naman, if we'll be considering B, dito lang natin para hindi cluttered. If we'll be considering B, simple lang yung path ni B. 11 minus 20 plus 9 minus 20. Ang path niya ay negative 20. Ayan. Let us continue. Si C naman, paano yung jump ni C? Pwede tayo mag-jump kay si Kai dito. This could be the jumping ni C. Pero pwede siya tumaan sa D. Hindi. Wala siyang matatalo. Wala siyang maaapakan dyan. Dito pwede siya. Pero pwede naman. Eh, saan siya iikot? Diba? Pag ginawa niyo, pag kasi pinadaan niyo pa kay 9, eh di 12 minus 9 plus 20 minus 18. Di ba? Tapos ay, ito magiging plus 1. Eh di, mali na agad kasi may dalawang positive, walang negative. Dapat niya, kung gano'ng kadami yung positive, ganun kadami ang negative. Ito, tama to. Pero ito, mali. Dalawa yung positive, isa yung negative. Which is wrong. Kaya dapat, ang ating jump ay kay 20. Positive 18, negative 1. Pwede sir mag-jump? Yes, as long as may maaapakan. No? Meaning to say, ang ating path ay 12, negative 20, 18, positive. Sorry, 12, negative 20, 18, negative ang ating C value ay 9. Paano naman sir si D? Si D, madali lang. Ito lang. ID siya ay 7 minus 1 plus 20 minus 9. ID ang sagot niyan ay 70. Paano naman sir si E? Si E ay halos yun lang din. Si E ay 14 minus 1 plus 20 minus 9 plus 20 minus 18. Yan yung ating path. 14 minus 1 plus 20 minus 9 plus 20 minus 18. As you could see here, tig-isa ang positive-negative. Tig-isa ang positive-negative. Pati dito. Pati dito. Pati dito. At pati dito. Meaning to say, siya ay pwede. Pwede yung path na yan. And, siya ay clockwise. 14 minus 1 plus 20 minus 9 plus 20 minus 18. And from that, we'll be getting a result of 29. 26, rather. So, ano sir ang sunod na gagawin? After po niyan, then we'll be computing for F. Si F naman ay simple lang. Siya ay 16 minus 9 plus 20 minus 18. It is total to 23. 16 minus 9 plus 20 minus 18. Siya ay 23. From this, makikita natin na may hindi pa din positive. Kasi di ba sabi nga natin, if the optimality index is positive, lahat, pag daw lahat daw ito ay positive, we're already at our optimum state. If not, i-modify na natin siya. Meaning to say, sa sunod na table, dapat itong B, kasi kanina sa D tayo nag-focus, itong B, kasi siya yung pinakamanegative, magkakaroon dapat siya ng laman. So, ano ilalaman natin dito? Ito ay may 10 na. Hindi na ito mawawala. Lagi na itong nandito.